Praise Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpaparangal ay naukol lamang po sa ating pinakamahal na Paisus, ang dobleng paggalang sa ating beloved dearly Evangelist Will Estrada Almeida, Lateran Prophet of our loving God, and pag-alala sa mga blessed and golden teachings ng ating beloved assistant pastor, and I also greet the whole beloved children and to all of you beloved brethren. Alam po nyo nung ipinanganak po ang aming beloved daughter, Mahimnahal, napakataas po ang kanyang bilirubin at meron po siyang dalawang type ng dugo, Mahimnahal, na naglalaban. So ang sabi po ng doktor, bali i-drain po yung dugo na nasa kanyang katawan, then papalitan po ng isang bagong type, Mahimnahal. But then, ganun po yung pagkonbinsi po nila sa amin na ASAP, na kailangang isagawa. But then, sabi po namin na hindi po pwede sapagkat membro po kami ng Jesus Miracle Crusade. So, andun po ay nahal na sinurge po namin ang aming puso ng aking beloved wife. And we call the elder of the church. At nung i-pray over, ilihans ang aking beloved baby, may nahal. That day, Ma'am Nahal, ay nakalabas na rin po siya sa ospital. Pinagaling ng ating pinakamahal na Paisus. At nung when our beloved daughter reached the age of 3, Ma'am Nahal, na-fracture po yung isang arm niya. Biglang tumawag ang aking beloved wife. Sabi po niya, yung na-fracture na arm ng aking beloved daughter ay magaling na. So, tinanong ko po, anong ginawa niyo? Ano bang nangyari? Ang sabi raw na ang request raw ng aking beloved daughter ay magpatugtog ng papuri ang kanyang beloved mommy. At yun nga po, Mahal, after 15 to 20 minutes na nagpupuri ang aming mahal na anak abang naglalaba, ang aking beloved wife ay pinagaling absolutely ng ating pinakamahal na Paisus. Hallelujah. At that day, Mahal, nung nakauwi po ako, bali, pinunta po agad namin sa doktor, Ma'am Nahal, para ipaalis yung cast at na manghang-mangha po yung doktor sapagkat once in a million na nagkaroon ng case na ganun na ang sabi po niya magtatagal ng 3 to 4 months yung healing, but then it only took, Ma'am Nahal, from the time na pinakas namin, it only took 1 week at na-heal ang arm, ang fractured arm ng aming beloved daughter. Bago pa ako mapabilang sa ministeryong ito, ako rin po, katulad nyo, dati na meron isang pananampalataya at meron ring Diyos na kinikilala. Ngunit dumating po yung pagkakataon na kung saan, totoo nga ba na walang imposible sa Diyos? Sapagkat ang inyo pong abang lingkod ay kinagat po ng aso, then naramdaman ko po yung mga sintomas. I was rushed to a private hospital. Inadminister po sa akin yung anti-rabies injection, Ma'am Nahal. Then, na-discharge, na-release. But after several weeks, naramdaman ko ulit yung mga sintomas at lumala pa po to nang lumala hanggang to the extent na ako po yung naglalaway na. The same thing that my loved ones did, they rushed me to the same hospital. Ngunit ayaw na po akong tanggapin ng hospital sapagkat sabi po nila at wala na pong lunas ang aking kalagayan. So the pleading of my loved ones is ako po ay na-transfer sa isang government hospital and for more or less a month ako po ay na-confined doon. Ang inyo pong abang lingkod, I was put into extreme isolation in which the administration of the hospital gave or shall we say, and nagtalaga po sila ng isang security guard na magbabantay sa aking doorstep. At ang purpose po noon, Ma'am Nahal, ay upang ipagbawal o i-prohibit ang sinumang magnais na pumasok po sa aking kwarto. Sapagkat the moment na ako po'y magsalita o magwala at ang sinumang nakapasok sa aking kwarto ay matalsikan po ng laway, ay mahahawa rin, Ma'am Nahal. So, nung time na yun, Ma'am Nahal, for more or less a month, halos merong mga ministers or shall we say pastors from different congregation, may dala-dala rin pong banal na kasulatan. They offered me prayer and we keep on accepting it.
But then, palala po ng palala ang kalagayan ng inyong abang lingkod to the extent ng aking buong katawan ay totally numb sapagkat tatlong doktor po yung nag-attend sa aking case. Mismo yung tatlong dalubhasang doktor na nag-aral maimnahal sa larangan ng siyensya at agham ang nagsabi na ipasa Diyos na lamang ang aking kalagayan. Nung sinabi ng mga doktor yung ganong kataga na ipasa Diyos na lamang, meron pong isang beloved manggagawa mula sa ministeryong ito na nandun po sa aking doorstep, maimnahal. At siya lang po yung bukod tangi, maimnahal, na naglakas loob na pasukin yung aking kwarto despite of the risk na kanyang matatanggap, maimnahal. So in short, maimnahal, challenge po niya ang aking mga loved ones. Pinatanggap po sila sa ating pinakamahal na painsus. Noong time na yon, doon lamang, maimnahal, hallelujah, nagsimula ang aming paniniwala na wala talagang imposible sa Diyos. Sapagkat nung ilayhans po ako, pagdampi lamang ng palad ng beloved manggagawa sa aking ulo, alam po nyo, nakaramdam po ako ng kagaanan at habang palalim na palalim yung pagpapanalangin sa akin, maimnahal, pataas naman yung level ng kagaanan and instantly, I was healed 28 years ago. Ano pat ang aking masasabi, kundi ang walang hanggang papuri, pasalamat, pagdakilat, pagsamba, pagluluwalhati ay naukol lamang sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.